Ito kasi yung mga nakarang araw talagang, ano eh, puro talabos ito. So sabi ko, kailangan ko ulit ng puhunan sana, hopefully. Ikaw yung maging ano ko. Tulay. Ikaw maging tulay sa pagbawi ko. Walang yaka. Sa nilalaro ko. Scatter ka ng scatter. Ngayon, yung magbebenta ng binili mo. Unti lang naman, boss. Pero ito, boss, twice ko lang ito nagamit noon, nung araw na hindi ko pa siya nilalaban para ma-press ano ko. Slightly used lang, twice sige, ka lang mo nagamit eh. Oh, okay pa. Ay, wala si Labs ah. Sakit ako. Oy! Dante Gulapa! Ikaw ba yan? Hypebeats. Ah, Hypebeats pala. Akala ko si Dante. Hypebeats. Napapanood ko lagi. Lakas mo mag-stream ah. Anong sila dyan? Oh! May kasama ka? May dala ako ngayon, boss Toy. Ano yung dala mo? Medyo ano siya. Oh, ingatan, ingatan ha? Medyo rare na siya ngayon. Ngayon, konting history lang, boss. Pamili kasi ako mag-collect ng mga... Oh. Hindi naman toy figures, mga pares tayo na medyo eh, mga rare thing. Nakakatawa naman ito tignan, tila mo oh. Nakatingin siya sa akin. Ito po, hindi ito ah. Ano ba binibenta mo? Ito po. Ah, ito. Oh. Oh, okay. Itong si Mr. Clean. Actually, as far as I know, parang mga, ano pa eh, ito yung una nilang nilabas na tawag dito na parang mascot nila. And up to this date, yun pa rin naman yung ginagawa. Pero ito talaga unang-una. Fiber ba to? Yes, fiber siya. Saan mo naman nakuha to? Yun nga, katulad nga boss, mahilig rin talaga ako mag-collect ng mga rare items. Kahit ano, sapatos or mga... Pero sa pagiging casino mo, streamer mo, talagang mahilig ka rin na. O tala, shoot muna natin itong mic natin sa'yo, ha? Sige, boss. Shoot lang natin, ha? Alright, yan. Yes. So yun, saan mo niya nakuha? Binili ko siya sa isang auction house dito sa Philippines din. Si Mr. Clean ay isang tatak at mascot na pag-aari ng Procter & Gamble. Isinipol noong 1957 ni Harry Barnhart at si Ernest C. Allen ang nag-drawing ng sikat na karakter si Mr. Clean na kilala bilang isang muskuloso, kayumanggi at kalbo na kilala sa kanyang mahusay na kakayahan sa paglilinis. Ang orihinal na modelo para sa imahe ni Mr. Clean ayon sa Procter & Gamble ay isang marinong sundalo ng United States Navy mula sa Pensacola, Florida. Ang pangkalahatang pampalilinis ay orihinal na nilikha ni Linwood Burton at Mathusan Chandramohan. Si Mr. Clean ay nag-debut sa kanyang telebisyon na commercial noong 1958 na ginaganapan ni House Peters Jr. sa UK at Ireland. Ang produkto ay ibinebenta sa ilalim ng tatak na Flash dahil sa mga tunggalian sa pangalan. Si Uldarico L. Lacida ang nag-promote ng mga produkto ng Mr. Clean sa Pilipinas noong 1980s. Ang agresibong advertising, kabilang ang sikat na Sylvia La Torres Labadami Labango commercial ay naglaro ng mahalagang papel sa tagumpay nito at nagtatampok sa minamahal na karakter na si Bulak. Like parang online siya na parang ano pa so tayo. Oh. Kaya parang tong yung pandemic days, so parang gusto ko mag-liquidate ng assets, so bumili ako ng binili ko siya sa auction house sa Philippines. Basta online siya. Boss. Actually, I'm not sure kung familiar ako dito, parang nakita ko to na Sir Clean. Hindi, nakita ko na to sa isang antique groups na na-post siguro. Last year, parang nag-inquire na rin ako dyan na hindi yata amin nagkasundo. If not, I'm not mistaken, parang... Sige, never mind. Pero hindi, parang kilala ko. So, ba't ibibenta mo ngayon? Yun nga, gusto yun. Ah. Ito kasi yung mga nakarang araw, talagang... Ano eh, puro talo ako sa... Puro sa... pero nagtatalo ka! Puro talo boss ito. So, sabi ko... Kailangan mo ng puhunan. Kailangan ko ulit ng puhunan sana, hopefully. Walang ikaw yung maging ano ko. Tulay. Ikaw maging tulay sa pagbawi ko. Walang yaka. Sa nilalaro ko. Scatter ka ng scatter. Ngayon, yung magbebenta ng binili mo. Unti lang naman, boss. Pero ito kasi talaga, to be honest with you, full keeps ko talaga to. Marami din ako ibang mga, ano, meron din ako mga Batman na ganito rin kalalaki ng mga figures. Meron din ako mga Spider-Man. Pero, syempre ikaw, as a collector, pares tayo ng, ano eh, ng taste yung mga rare, di ba? So ito, feeling ko baka magustuhan mo to kasi ito, hindi na talaga siya ilalabas. Basta, kasi nasa modern day era na tayo eh. Usually, makikita natin sa mga, you know, sa mga labas is mga billboards, yung mga digital wala na ngayon eh. Wala na talaga usually, sa marketing eh, di ba? So, kaya nung binili ko siya, sabi ko, ito, investment din kasi to eh. Pero siguro time to let go para, you know, para may pang cash in ulit. So, para makabawi ako.
hindi natin alam, baka pag nakabawi ako, makuha ko siya ulit eh. Kasi hindi ko talaga, ano eh, ayaw ko talaga siyang i-let go. Kasi yung rarity niya, talagang, syempre Pinoy, di ba? Mr. Clean, kung makakabataan ko, halos yun talaga yung ginagamit ng mga Pilipinong pamilya. So, actually, may nabili akong laro ni Mr. Clean. Kailan lang eh. Previously lang, alam ko, meron ako nabili. Parang na ano ko ata yun. Kaya sabi ko, parang ito. Dapat nilagay mo dyan yung ano, yung sikat na sikat mong brief. Actually, mo. Yun din sana yung gusto kong i-benda rin sa'yo. Kasi yung rarity ng boss, one of one yun. Yung brief ko na nanalo ako ng mga 600k na sa scatter. Ah. Parang yun yung Finland ko. Dabit parang nag 1 million gusto. Dapat din sinuot mo kay Mr. Green para suwertein ka. Ito boss, ito. Ang dala mo talaga. Dito, yes. Pero ito boss, twice ko lang ito nagamit noon. Nung araw na hindi ko pa siya nilalaban para ma-press ano ko. Taka na, hindi ko pa nilalaban. Huwag ko papahawak sa akin. Hindi boss, ano yan? Slightly used lang. Twice nga lang nagamit eh. Oh, okay pa. Hindi pa naman ganun ka, ano, eh, may makalikap pa ng konti. So, yan, isasama ko na yan, boss. Ilagay mo yan doon ka, Mr. Clean. Ayoko yan. Yan, so, muna lang muna dito. Magkano mo ito binibenta? Lagay mo sa ulo ni Mr. Clean. Sige, baka swertin si Mr. Clean. Taka, ito, boss Toyo, parang ano na to, kumbaga, Previs. Memorable na, sama ko na to, boss Toyo. Para mabilis na lang yung usapan natin. Alam ko, busy kang tao, so, yan siya. Sinobreluan mo si Mr. Clean. Diba? So, para, magkano mo naman binibenta si Mr. Clean? Siguro boss, sarado na lang natin 100k para mabilis na lang. Alam mo naman yung rarity niyan, boss Toyo. Parang laki ng tubo mo agad sa akin. Parang pag-inner talaga sa akin. Dahil lang ha, tatawag tayo ng isang expert kasi tatanong ko kung sino yung seller dito para kontakin ko rin. Tawagin natin yung ating resident expert dito na si Sir Mike Pagulayan. Sir Mike Pagulayan. Mm-hmm. Sir Mike! Yes, sir. Naalala mo yung Mr. Clean natin? Mike ka muna, Mike. Talaga dito. Mm-hmm. Naalala mo yung Mr. Clean natin, Dal, di ba? Mm-hmm. Ay, nawala. O, liga dito. Saan natin to? Yung Mr. Clean nating dahil. Ngayon, ito dinala. Ito na, life size na to. Life size. Oo. So, yun nga. Konting ano lang natin. Ito nga, ito yung ano. Ito talaga may, si... May search lang ako. Sige, habang nagpapaliwanag. Kasi Robert, parang kilala ko yung buyer niyan eh. Robert House Peter Jr. Isa siyang ano, isa siyang American actor. Uh-huh. Galing din siya sa mga pamilya ng mga artista, yung tatay niya na si House Peter Senior, isa ring artista. So, ito siya, unang inerya 1958. Uh-huh. Siya na lumabas, so, Mr. Clean, all-purpose cleaner. Yun yes, ang, yes, yes. Bali, owned by Procter & Gamble. PNG. Ayan. So, ito na yung ano, parang... Sabi ko na! Diba? Sige, Boss Mike, kilala ko na kung sino yung seller niyan. Ah, kilala niyo na. Mm, sige, pagpatuloy mo lang. Oh, tawagan tapos, mo lang yung seller. Ito na yung ano eh, actually, namaya pa na yung si ano, si Mr. Robert House. Namaya pa na. So may bago ng muka. Kung ito siya, puti, meron na tayong bago ngayon. Sa pangalang Mike Johnson. Mike Johnson. Isa Mike sa mga UFC. Black siya, black. Ah, black. So, yun. Ito na yung ano. I think mga 1970s to 80s. Oh, mas matanda pa nga daw sa... Hindi niya, nung nabili ko po siya sa seller, sir, hindi niya rin alam yung exact, yung exact year kung ano siya na produce. I'm sorry to interrupt you guys. Yun. Pero kilala ko na yung seller. Ah? So, kausap ko na siya. Mm-hmm. Taga dyan lang siya sa may summer sa may Marikina. Mm-hmm. Okay lang ba tayong magantay para okay pagpuntay ko yung seller? Para makita nyo rin kung ano yes. Talaga yung value niya. Para, pero magkano mo ina-appraise yung ganyan? Itong mga ganito, sir, lalo na pag ano kasi ang Mr. Clean, ito, inilalagay lang to sa mga supermarket. Yeah. So kung yung mga ibang mga product, mga Jollibee, so, sa on ano lang sa yan. Restaurant. Not for sale talaga siya, boss to. Hindi mo siya mabibili. Not for sale talaga to. Mm-hmm. Napakaswerte nung nakakuha nito dahil maganda naman yung condition. Repaint lang siguro, sir. Parang brand yun eh. Pero ako, kung ako lang tatanong, mas maganda yung stay lang yan. The original. Yeah. Dahil sige, hantay lang natin. Tinawagan ko yung may-ari, si JC Gonzaga. Kasi alam ko, nakausap ko ito eh. Hindi ko lang kami nakatuluyan last year nung nagkaanoon kami. Yes, at nagulat nga ako na nasa yan. So, hantay lang natin siya. Papunta siya rito. So, we'll be right back. Ikot-ikot muna, boss tayo. Sige. Okay. Oh, ito na! Ito na! Oh, pasok! Ayan na! Oh, sabi ko na eh. Sir Arman! Si JC! Sabi ko, familiar yung Mr. Clean eh. Alam ko kasi, di ba kinausap natin to last year?
regarding dito. Nabenta mo na pala to. Actually, basta yun, nabenta ko eh. Oo. Oh, eh, pinabenta ulit sa akin ni Hypebeats. Napaka-famous niya sa scatter-scatter ng Primo Gaming. Ayan. So actually, basta yun, nakuha to sa akin ng isang collector eh. Ah, hindi ko alam na napunta pala sa kanya. Hmm. Magkano? Ah, yan na. Patay ka na. And boss, hindi pa kasi... Magkano po binibenta sa akin? 100K na lang. Magkano? Ano na yan? Steel price na yan, boss Toyo. Like, sabi ko nga. Steel price? Steel price na yan. Eh, alam ko, parang inalok mo ato sa akin to. 70 ata, parang... Ah, 70, di, boss, 80, hindi, ganyan. Oh, kita mo lang? Just to interrupt lang, boss Toyo. Nung hindi ko po kasi talaga sa kanya binili sa isang auction na. So, nagkaroon ng bidding, nag-start sa 50. Sa online? Yun, sa online. Pero hindi ko na i-discuss kung magkano ko siya nakuha. Okay. Kasi syempre pag sabihin ng boss, brief mo ata kaya lang. Pero previous na yan, boss Toyo, like may history yan, nag-scatter ako ng malaki diyan. So Sir JC, ikaw po ba unang may-ari niya? Yes po, ako yung unang may-ari sa kanya. Tapos naibenta ko siya sa isang collector. Tapos siguro na ibenta rin sa kanya. Ano po istorya ng Mr. Clean? Actually, 1950s pa talaga yung ano nito ah, yung nagawa siya, yung ano. 1950s? Yung ano, yung sabon na pinaka unang-una na nagpasikat sa kanya. Yeah. Bali, nang gumawa niya, si Linwood Burton. Wow! Wow, Linwood Burton. Burton. Yeah, yeah. Alam ko yun, taga-Espanya yan. 1950s yan, 1950s. Tapos una siyang umera sa TV, bali 1958. Yung unang TV commercial niya. Bali, kasi siya yung ano eh, naging pinakamabentang household cleaner. Dati, yan. Sobrang sikat yan. Sobrang sikat siya. Meron na siyang iba't ibang pangalan sa iba't ibang bansa. Ganun siya kasikat. Isa rin siya sa pinakamatandang statwa. Sikat siya sa buong mundo. Ano mo man tawag sa ganito? Kasi statue ba yan? Life size. Made of carbon fiber? Fiber. Ito yung ano niyo. Alright. Actually, normal naman yung ano sa kanya. Damages. Oh, damages. Kumbaga, ano yan ah, sign of aging. Siyempre, luma yung ano natin eh. Yung item natin. So, siyempre, hindi siya pa ano, yung bagong pintura. Okay lang yan, normal yan. Kasi, as a collector, mas gugustin ko yung all original. Kesa yung i-re-restore mo siya. Kumbaga, babagsak kasi yung value eh. Alright. So, maraming salamat, Sir JC, for your insight at Sir Mike Pagulayan at magtatawaran mo na ako dito. Thank you. Sabi ko sa iyo, alam mo, pares tayo rin taste mo, binubudol tayo nito ni Scatter. Nangangailangan lang talaga. Magkano mo binibenta? 100. Start tayo sa 100. 50,000. Tapos Toyo. Hindi kasi ito nga, katulad ng sabi ko, Boss Toyo, ayoko rin talaga siya ibenta. Kasi, you know, kapag, you know, as day progress, year progress, mas tataas pa talaga siya. Lalo ngayon, di ba, nasa era na tayo ng modern day, wala na talagang gumagawa ng mga life-size statue, wala na sa marketing yan, kahit saan, di ba, ang natitira na lang sa atin yung Jollibee, most of the time. Pero yun, siguro Boss Toyo, ito ah, bottom price ko. Since, you know, kailangan kasi mamaya maglalay pa ako eh. So, kailangan ko bumawi. Uwi rin ako agad after this. 60. Yun na yun. Ganda ng t-shirt mo. Secret fresh. Okay. Yeah. Shoutout kay Boss Biggs. Boss Biggs, yeah. Salamat sa... 60,000. Mm-hmm. Ano na yung boss ko yun? Ayun, yeah, mas mura na siya. Alam ko kasi parang binibenta ko saan dati parang 70. Mm-hmm. Kaya sabi ko familiar eh. Kasi parang isa lang yan eh. Parang wala talaga isang patulan. Tsaka kung may lalabas man, boss Toyo, hindi ganyan, you know, yung ano niya, yung condition niya. Baka wala, lasog na yung braso, wala nang ilong. Pero ayan, naka-ano naman yan sa bahay, naka-plastic siya. So hindi talaga siya masyadong na-maintain yung ano niya, yung quality niya. So yun lang naman. Ito, nung nabili ko siya talaga, may mga tier na. Talaga, may mga tama. Kasi nasa public place talaga siya, boss Toyo. I'm not sure kung saan siya nilagay, saang event or saang mall, pero since public siya na ano na statue, hindi talaga natin maiiwasan yung mga wear and tear niya sa mga paint chip. Oh, magaling sa marketing talaga to. Ah, magaling ha. Maraming ano to, maraming ebas ha. Alam na talaga. Sige, dahil napagod na kita at natalo ka naman. Actually, sama na to, boss Toyo. Good catch na yung 60,000 kasi fair ba, alam ko parang yun ata din yung tawad ko nung una. Mm-mm. Parang benta niyan, mga parang 70, hindi kami nagkasundo. Mm-hmm. So ngayon, ikaw na. So 60,000, deal. Maraming salamat. Maraming salamat, Hypebeats. So kung meron tong gustong pasalamatan, ha,
It's your time to shine. Ayan, oh. May so, ayun, ayun, follow nyo lang yung page ko, yung Hypebeats, and ayun, huwag nyo akong tutularan, ha, sa paglalaro ko, sa pag-i-scatter ko, bet responsibly. Ayan. So, ayun, ayan si Hypebeats to. Ayun, yung experience ko dito sa Pinoy Pawn Stars is, unang-una, isang karangalan kasi sa dinami-dami-daming gustong mamit si Boss Toyo, magbenta ng mga collectibles nila, eh, isa ako sa pinagbigay niya na makapunta dito sa Pinoy Pawn Stars. Ayun, wish ko lang sa Pinoy Pawn Stars, sana mas marami pa kayong matulungan. Ayun, geng-geng.